ako masyado sa mga kalmado at sa buhay. Kaya ever since naman trip ko talaga laging challenging ang nangyayari sa akin araw-araw eh. Diba? So, eto sobrang challenging. Lahat ng pinangarap ko na show, eto yun. Pero eto talaga yung pangarap kong ganitong klaseng show. Public service, may natutulungan, may na-advisan. Pero hindi ko alam na ito yung magiging title ng show. Na ito pala yung ibibigay na show. Na hindi man to original na sa akin nang galing ang show na ito, sobrang ganito yung reaction ko nung in-offer sa akin. Ganito talaga. Talaga? Tapos tumatawa ako ng mga dalawang oras. Tapos na-excite ako. Tapos parang natatakot ako. Ang dami kong naramdaman na emosyon nung in-offer sa akin ng face-to-face. Kasi pinapanood ko eh. Isa to sa mga favorite naming panoorin para talagang magalit din kami, umiyak din kami, matawa kami. So ngayon, live na live, nakikita ko, naririnig ko dun mismo sa mga guests yung talagang problema na direkta nang na-absorb ko ng bonggang-bongga. Eh, ginusto mo yan. Pero Mare, example lang mo. Okay. Eto, meron kami dito, hindi ko pwedeng ikwento, pero example, mabilis lang. Galit na galit, mga gays na nagpa-pageant sa Miss Gay, at galit na galit yung isa, kasi nung hiniram yung gown, si Nole may putok na. So ako, yung tanong ko, totoo, so dininay na hindi sa akin galing, nung hiniram niya, meron na daw talagang putok yun. Pero, para sa kanila, sa atin nakakatawa, pero para dun sa nagsasabi, mararamdaman mo na talagang pikon sila at ang hirap. Kaya, I said once again, I'll say once again, na talagang wag nating basta binabaliwala ang mga issues dito sa face-to-face. Kasi para mo na rin sinabing, hindi tao yung nagre-reklamo, diba? So, yun, isa yan, nakakaloko. So, Mare, kanina sabi mo, wala kang gustong i-face to face dito, wala kang kaaway, di ba? Oo. Pero honestly, pag inaaway ka, kasi marami naman talaga, di ba? Pag inaaway ka, gusto mo rin ba silang maka-face to face? Hindi na. Hayaan na natin yung mga taga-barangay. Hayaan na natin ang mga kababayan natin na mag... It's their time to shine, diba? Na sila na lang yung mag-shine ng may kaaway. Mas gusto kong mag-shine ng, sa positive na side ng buhay. So nice. Okay na. Okay na ako dahil hindi, wala man akong naging kaaway na talagang, diba? Nagagalit din ako araw-araw dahil may mga kanya-kanya naman tayong bagay na inaasikaso sa buhay. Pero wala kasi akong naging kaaway talaga na halos, yung kaaway na ganyan, diba? Meron akong kabalitaktakan, meron tayong mga ganyan sa buhay natin. Pero para sa akin, mas gusto kong pakinggan ang problema ng iba para mas makatulong na lang ako sa pamamagitan ng pagpayo, diba? So ayaw mo ng face-to-face dito, pero pwede bang in one of the episodes, may celebrity edition? Sana kung may papayag, diba? Basta kami laging bukas ang face-to-face sa mga gustong magharapan. Kahit celebrity, kahit ano pang posisyon nito sa buhay, kung gusto nyong pag-usapan natin yan dito sa face-to-face, eh, bukas ang face-to-face. You are all welcome. Eh, sabi ni Direk Daryl, nakita mo yung comment niya, na sana si Vice daw at si... Si Pariscova niya. Kuya Kim. O sana yun daw mag-rap ko, face-to-face. Well, depende yon kay Vice at saka kay Juliana, diba? Pareho kong mga kaibigan. Pero katulad ng sinabi ko, kung sino yung gusto talagang mag-guest sa amin, bukas kami. Magastos ba yung damit mo rito, yung wardrobe mo? Parang naganda ng mga suot mo. Mayaman naman si Cor. Okay, hindi naman dahil sa mayaman, no? Kasi ayoko naman na nagmukha tayo naging trying hard na porket ganito ang nakakaharap natin. Kailangan naman talagang... kung totoo, nagpapakatotoo ang mga guests, magpakatotoo din tayo, di ba? Eto, ganito naman talaga akong manamit kahit naman nung araw pa. At ang damit ko rito ay lahat ay sponsored. So, kaya masarap naman magpalit-palit. And after kung sinusuot yun, pinamimigay ko rin. Walang putok.
nang walang kaputok-putok. May glam team ka rin. Meron tayong glam team, yes. Meron tayong glam team. May ba naman tayo, Kyle? Kung gusto na love life? Ayos lang. Ayos na. I mean, sorry ha, alam niya naman na hindi ako talagang komportable pag-usapan ng aking buhay pag-ibig. Itago na lang muna natin siya sa likod ng mga camera. Hindi pa kasal? Hindi pa. Okay, kasi di ba may mga nag-inap? Nakakahiya. Oh. Na yun ang pinag-uusapan. Bili ko kasi ang tanda ko na. Hindi ha. Sir, mo kaya. Sige na, pero wag ganyan yung love life. Ano ba yan? Maraming interesado sa love life mo. Sige na, tara na. Ano next? Kasi naala dahil tumanggap ka ng daily show, paano nga ang ano, kasal? Ibig sabihin, wala pa ba sa mga plans? Wala pa sa mga plans yun. Siguro pag mga 64. Ay! Pero nag-propose naman na. Hindi pa. Naku, mukhang maunahan ka. Ni Daniel, okay lang ba maunahan? Okay lang. Mas importante ang love life nila kaysa sa akin. Pero kasi, gusto mo na bang maging lola sa kay Daniel? I'm so ready anytime na maging lola. Matagal na akong lola, mama. Mm-mm. Lola Dom. Kay Daniel. Nasaan si Lola Dom? Lola Dom, magtrabaho ka naman. Ano to? Pero nakakatuwa, no, Carla? Okay, ang dami mo talagang ampon or mga nakatira sa bahay mo. Napaka, kumbaga, big family kayo. Oo. Ngayon, ilan na ang sa bahay mo? Hindi ko mabilang. Oh, pero lahat naman yun, mga pamangkin, mga kamakamag-anak. Okay lang, kasi ano ba, tayo pa bang mga Pilipino? Minsan nga, noon nang isang apartment lang, hindi tayo nang ang dami na namin. Ngayon pa kaya na para kaming gigewang-gewang sa bahay. So, talagang ganun. Bigyan natin ng pag-asa na magkaroon din ng maganda buhay. Actually, kasi yung mga pamangkin natin, yung mga kamag-anak natin na mga masisipag mag-aral, 'di ba? 'Yun yung mga masasarap tulungan. Kasi sila yung dapat natin tinutulungan, yung mga kabataan nating mga kamag-anak. Para pag natapos sila ng pag-aaral, naging successful na sila, sila naman ang tutulong sa pamilya nila para natatapos ka na doon. Yeah, pero hindi yung lolang-lola ka na. Ikaw pa rin, 'di ba? So ganun lang. Pero donya ka na nga kasi, parang siguro donya lang. Hindi donya lang. Hindi. Mars, ang maganda sa'yo. Kasi tinatanong kanina, mas maganda rin makalaro mo ang mga apo, di ba? Sakot na nagtingin ko, mama. Pwede bang mukha na? Ilang apo sana, Carla? 3 hours na itong interview na to. Hay, nakakaloka ka! Ilang apo nga sana? Grabe naman, bawal magreklama. Kaya inireklamo ko sa face-to-face, Carla. Namimusikal. Alam mo, ihanap kita talaga sa face-to-face. Napaka-reklamadora mo. Okay, ilan sana? Sige, marami akong bubukin. Ano? Ilang apo sana? Ay, naku, sanay kami na maraming pamilya. Kaya hanggat ilan ang kaya, perfect. Mas madami, mas masaya. Ang bongga. At ikaw mag-aalaga mismo. Of course! Anong gusto mo itawag mo sa inyo if lola na kayo? Mama Lola. Kasi yan ang tawag ko sa Mama Lola at Papa Lolo ko. Kahit kay Carlitos, wala ka pa rin yung magiging apo? Wala pa. Alam mo yung mga anak ko, hindi talaga nila naman na sa akin yung pagkabongga din. Pero kailan nararamdaman mo na ba na gusto nang magpakasal ni Daniel talaga? Oo naman. Kasi mga anak ko naman, di naman maitatago pag ikaw yung nanay, lalo hands-on ka, diba, na lumaki sa'yo. Kilala mo talaga sila. Oo naman. Pero syempre, at the end of the day, sila talaga magde-decision nun. Kung ano yung gusto nilang mangyari sa mga buhay nila. Parang nasabi naman niya na may target na siya. Oo naman. Pero Marsh, buti hindi sila nachichismis na pa nag-abroad, like galing sa ng Europe. Buti hindi sila nachismis na secretly married. Di naman. Hindi, kasi I don't think na ililihim naman hindi sa amin ng mga magulang yon. Oo. Kasi syempre, hindi naman kami hindi supportive eh. Diba, wala namang kumukontra sa pagmamahalan ng mga anak ko sa kanilang mga mahal sa buhay. So, walang dahilan para isekreto sa amin yun. Mars, yung sa pagtulong mo sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, di ba? Nakakatuwa, ang dami mo rin natulungan kahit mga artista na noon kasi, like si Bia Biloso, lagi mong kasama. Ngayon, she's very active. Tapos, syempre, naging barkada mo si Kalad Karen. Talagang kaladkad mo siya sa mga lakad. Naging close sa mga close mo. Ngayon, best supporting actress na. Diba, nakakatuwa. Nakakatuwa, pagka ang mga kaibigan ko talagang nagiging successful,
syempre, sino ba yung una matutuwa? Di ako, diba? Dahil gusto mo naman talaga napapalibutan ka ng mga successful na tao. At yung mga nag-uumpisa, yan ang masarap tulungan. Lalo na yung mga marunong tumanaw ng utang na loob. Kasi mas nabibless. Diba? Mas nabibless. Kasi gano'n naman talaga eh. But, syempre, meron tayong mga natutulungan na minsan, traidora. Ay, hindi ikaw yan. Hindi ikaw lulado. Huwag ka mag-walk out. Tapatingin lang ako. Hindi. Hindi, naluloko natin kasi yung mga kaibigan natin. Pero, so yun. I'm very happy sa bawat tagumpay ng mga kaibigan ko. Ano ginagawa mo sa mga friends mo na latraidora? Dati talak. Ngayon, physical na, joke lang. Dati talak, physical. Oo, kasi talaga namang nakakagigilin. Ngayon, pag hindi na ako nagsalita, ibig sabihin tapos na ako. Friendship over. Hindi naman friendship over. Tapos na akong kapaulit-ulit ng kakasabi sa'yo na para ka lang bungol. May nanloko na ba sa'yo sa pet? Marami na po. Oh my gosh. Gano'ng kalaki yung pinakamalaki? Hindi ko na kailangan pang sabihin, June. Or speaking of, talaga physical, kwento mo naman yung nag-marshal or nag-referee ka. Yan, nag-referee. Hindi ka natakot? Ano nangyari? Hindi naman nakakatakot kasi parang tumalsik nga yung isang guest sa katawang ko eh. Palapit pa lang ako. Nag-automatic lang akong ganun. Kasi hindi ka ba alamera nga ako sa mga buhay ng may paano buhay. Paano kumakalmot ka? Hindi, okay lang ako. Niyakap ko lang yung lalaki, niyakap ko yung lalaki. Hindi nakakilos. Hindi nga nakahinga kaya naramdaman ko na wala nang dugo yung, wala na siyang hangin sa brains. Nakita ko, ay kuya, sorry kasi, mupo ka lang kasi. Ganon. Sinaliyam mo talaga. Pero Mars, gano'ng kadalas ang taping nyo? Kasi we tape, we tape every day. Lalo na ngayon, nagbabangko tayo kasi may mga, may si Alex may, Yeah, we tape every day, so we do two tapings, two episodes a day. Nakailan na kayo sa week, nakailan na so far? Naka-anim. Oh. This week, starting tomorrow, mag-3 episodes. Thank you. Thank you, Mars.